Hello mga ka-bells-bells and welcome back to our channel. Today is January 4, 2020 and Happy New Year sa inyo lahat mga ka-bells-bells. Sana naging masaya yung New Year nyo as well as yung Christmas nyo. So, I'm holding my phone right now kasi nasira yung aking tripod and hindi ako makapag-film dun sa pwesto ko kasi nasira yung tripod ko. And yung gorilla pad ko, hindi ko alam kung saan ko nilagay. So, malamang nailagay ko dun sa may box. So, hindi ko na siya gustong kutin pa kasi nga gabing-gabi na and medyo nakapasting na kasi ako. So, medyo tinatamad na akong kunin. So, yun. Gusto ko lang mag-update sa inyo about my lost weight journey. Yung way ko of dieting is low carbs, intermittent fasting. So, kamusta na nga ba yung December ko? Last upload ko, ang weight ko is 75 kilo and now my weight is 74 kilo. So, hindi ko na nakuha yung goal weight ko this month o bago matapos yung taon na which is 70 kilo. Hindi ko siya na goal. Kasi nga, ang daming temptation ng holiday. So, andun yung birthday ko, andun yung Christmas party, yung mga birthday ng tiyahin ko, lahat sila December. I don't know. Lahat sila December. And sumabay pa ako. So, ang daming handaan. May pamangkin pa akong December pinanganak. O December ang birthday. Ayun. So, ang daming handaan. As in, ilang Christmas party natinan ko. Pero ang ginagawa ko mga ka-bells-bells, syempre hindi naman natin pababayaan na mag-gain tayo ng weight. So, kinabukasan nagwa-water fasting ako or nagda-dry fast. So, isa yung dry fast mga ka-bells-bells, isa sa mga nakita ko sa YouTube. I don't know kung ang tawag nila dito ay, ang tawag nila doon ay snake diet. Yung dry fast or snake diet, meron siyang dalawang types or kinds, yung soft and dry. So, yung soft is pwede kang kumontak sa water by washing your hands or taking a bath, mag-toothbrush ka ng ngipin, everything. Pero bawal kang uminom and syempre bawal kang kumain. Yung hard dry fast naman is bawal kang kumontak sa water. Everything na may kinalaman sa tubig, bawal. Lalo na yung pag-inom, bawal yun, okay? Bawal kang mag-toothbrush, bawal kang maligo, bawal ka everything. So, sa pag-search ko and yung mga sinasabi ng mga YouTuber na makukuha mo or benefits mo dito is nag-regenerate yung cell mo. Kasi as in, walang ginagawa yung buong katawan mo. Nag-regenerate siya and it's good sa body natin pero hindi dapat ito abusuhin. So, pwede mong gawin to within 2 days lang, 48 hours. Sapat na yun. So, meron akong nakitang gumagawa nito for 5 days. And yung ginawa niya is hard pa. So, sobrang hard. Sobrang hirap. Hindi ko kaya yun. So, nagawa ko na siya ng 35 hours. Yun yung pinakamahabang oras ko ng dry fast. Soft dry fast yung ginawa ko. Hindi ko kaya hindi maligo at mag-toothbrush. So, soft dry fast yung ginawa ko. And nag-lose ako ng 7 pounds, mga ka-bells-bells. 7 pounds. As in, yung kinain ko ngayon, dalos ko rin kinabukasan. So, ang importante naman sa akin is hindi ako madagdagan. Kahit hindi ako mabawasan, wag lang ako madagdagan. So, excuse me, yun yung talagang mas okay, di ba? It's okay na hindi ako mabawasan, basta wag lang ako madagdagan. So, nung last upload ko, 75 kilo, eh, ngayon 74 kilo ako. Nabawasan din naman ako ng 1 kilo, diba? Pero, napaka baba, o napakaliit. Siyempre, hindi naman ako maasa na mabawasan ako ng malaki kasi nga, nag-cheat ako ng ilang beses. Ilang beses talaga, as in, 10 times ako nag-cheat. And then, binabawi ko lang siya sa dry fasting or sa water fasting. So, yun yung ginawa ko. And, nung January 1, syempre, Happy New Year. New Year. So, kumain pa rin ako. Then, kinabukasan naka-fasting ako. And then, kinabukasan mag-OMAD ako. High carbs pa rin, mga ka-bells-bells. And then, ngayon, nasa 74 kilo na ako. Ang talagang meron akong time para sa aking diet. Meron pa akong 3 months kasi uuwi yung asawa ko sa April. And gusto ko, slim na ako. Kasi binili niya ako ng mga damit na maliliit. Hindi.
Merong damit doon talaga na pinabili ko na medyo maliit para ma-inspired ako. So, yan. Uwi siya ng April. So, meron pa akong 3 months to prepare. Ang goal weight ko is 60 kilo. Pero kung kaya ko pa is 55 kilo. So, 55 to 60 wala nang problema sa akin kasi yun yung kung umabot pa ako ng 55 kilo, siguro yun yung pinakamababang weight ko sa loob ng 10 taon. O no, sa loob ng 15 years. Kasi yung weight ko before is nasa 100 bago ako tumaba. 2010, payat talaga ako. Ang weight ko that time is 100 o sa kilo na lang na, hindi, sa pounds na lang. Kasi yun lagi yung yung timbangan sa company namin. Nasa pounds. So, yung pounds ko before is 138. Yun yung pinakamababa sa akin. 138. Mga 62 or 61 kilo yon. So, na yun yung pinaka okay na yung katawan ko doon. Okay na yung itsura ko. Pero ngayon, kung umabot ako ng 55 kilo, siguro yun yung pinaka mabigat ko. Ay, pinakamagaan ko na katawan. Kasi nga, ano eh, yung 2010, nasa 61 kilo ako. So, yun. And, mga kabels-bels, meron akong balita. Nagkaroon ako. Okay? Nagkaroon ako ng menstruation and kung hindi ko pa na-share before sa inyo, meron akong years, 2018 ata yun, na 5 months ako bago nagkaroon. Takot ako noon, hindi ko alam ang gagawin ko. And then, nagkaroon ako ng acid reflux. And sobrang hirap kapag meron kang acid reflux kasi hindi ka makakain ng ayos. Feeling mo nasusuka ka and feeling mo bumabar sa lalamunan mo. So, kung hindi nyo pa alam yung situation ko na ngayon, alam nyo na. Nagkaroon ako ng acid reflux and tumigil yung menstruation ko. But now, ever since nag-start ako ng... Actually, ano eh, bago ako mag-start ng low carbs intermittent fasting, nagkaroon ako ng menstruation. And then, akala ko, nung nagkaroon ako ng menstruation, nag-low carbs na ako. And then, actually, ang pinaka talagang dahilan ko kung ba't ako nag-low carbs is yun nga yung sa acid ko. Sobrang hirap na hirap ako matulog. Hindi ko alam kung paano gagawin ko. So, nung tinry ko yung low carbs, as in 1 week pa lang, 2 weeks pa lang, gumaan yung pakiramdam ko. And then monthly na ako nagkaroon. So, sabi ko sa sarili ko, siguro ang dami kong toxic sa katawan, kailangan ko talaga maglinis ng katawan. Kaya, ayan, salamat sa Diyos at naging okay na ako. I'm better now. Hindi na ako masyado nakakaramdam ng mga sakit sa ganito, sakit sa ganyan, sakit ang tiyan. Actually, talaga noon before, bago ako mag-low carbs, sobrang dami kong nararamdaman sa katawan. Feeling ko nandalabo yung mata ko because of, I don't know, parang sugar. Mataas ang sugar ko. And ngayon, hindi ko na siya nararanasan ever since nang simula ako ng low carbs. And papasalamat ako kasi nagkaroon ako ng wisdom. Kasi actually, mahilig lang talaga ako mag-search and manood ng mga YouTube kung paano pumayat, kung paano mag-lose ng weight. And then, meron akong nakita doon, I don't know, pangalan niya is Darlene. Darlene ata yung name niya. And napanood ko siya and sabi niya, ang ginagawa niya is low carb intermittent fasting. So, yun, tinry ko yun and ito na. Nabawasan na ako ng almost 18 kilos. Tama ba? Yeah, almost 18 kilos. Nag-start ako noong October 4, 2019. So, yun. Very thankful ako na naging okay na yung body ko and pati yung ano ko, yung stand ko. As in, naging okay talaga yung lahat sa akin. Pati yung skin ko and everything.
naging okay. Nahanap ko yung ano ko, yung lip tinting. Kasi parang ano na yung lips ko. Parang hindi yung ganun kaganda. Yan, so. Gagamit tayo ng lip tint. Itong lip tint na to is Sprite. So, binili ko lang siya sa Urban Pop. Ang ginagamit ko talagang lip tint, mga ka-Belsers, yung ano. Minsan, Pretty Secret. Maganda yan. Minsan, Pretty Secret. So, yun. Saan tayo napunta? Iyo ko lang ng medyo maputla. Ayan. Yun lang sa dry fast, mga ka-Belsers. Namumutla ako dun. Kasi nga, syempre, wala kang kain, wala kang inom. Mamumutla ka talaga na para kang zombie. Ayan. So, yun na mga ka-Bells, and i-update ko ulit kayo after a month ng aking lawsuit journey. And tignan natin kung saan tayo dadali ng ating low carbs. Sa Lunes, mag-start na ako ulit ng low carbs. Sisimulan ko sa egg fast kasi yun yung pinakamadaling way para bumalik ka sa ketosis. So, kickstart yun. So yung mga ka-Bells, thank you for watching, and I will definitely see you on my next video. Bye-bye!